First time ko nakakita ng ganitong unit na build. Grabe. Kung tototalin mo yung price niya, iyak na naman kayo kasi baka buti na naman to ng mga 1 million mahigit. Ayan. Diba? Parang hindi ka ba naman mababaliw. May 3 million. Tapos meron pa 1 million mahigit. Sakit sa ulo, no? Siyempre, palalagpas yung ba natin itong build ng Palaboy Backyard Works. Andyan si Madam Jaja. Shoutout kay Madam. Huwag mo takpan yung mukha mo. Siyempre, face reveal, face reveal. Ayan. Tatanong, single or double? Single. Ayan. Okay, doon sa mga, ano ba hanap mo? Single dad, single tito. Ano pa ba pwede? Hindi wala ako single. Hindi ako wala single. Ano? Complicated. Ano yan? Taken? Taken for granted? Parang ganon. Uy! Sakit kaya ano, no? Ito yung unit ni Madam. Raider Gen 1. Classic SB. Pasok to as pro category. Ayan. Grabe, oh. Ginawa niyang master pati yung sa clutch. Tapos PS13 and PS16 kung di tayo nagkakamali. Tapos sa caliper, Formula Mini na caliper. Eh. Medyo mahal din yung price niyan. Around 20. Tapos naka JRP disc, strong rims. Ayan. Naka full titanium ng KOU. Ayan, oh. Ayan. Tapos naka JRP flat seat. Stick. Solid. Ganda ng unit ni Madam. Akalain mo babae yung owner niyan. Ayan. Siya yung owner niyan. Tingnan mo naman yung brand. So, mas maganda pa sa braso ko. Sana all. Tapos dito, sa pang Raider Gen 1 ulit, pasok natin to as Classic Vans. Classic Vans ba siya papasok or SB? Ayan, nakalagay dito. Pasok siya as Pro Street Bike. So, classic street bike siya. Ayan. Sa kanan, ayan, naka Rossi na gold pin, kaliwa Koken Series 3. Ayan. Sana all, no? It's a Laya fluid tank end cap. Tapos, naka carbon disc. Tapos, naka 4-pot mini GP na caliper. Ayan. Naka HYBQR and brake hose. Sa pipe, naka titanium na It's a Laya. It's a Laya. Ayan, no? Ayan, no? Stig, no? Pati dito, sa brake arm tsaka rod, naka It's a Laya na rin, no? Ay! Sana all. Sa rims, naka Murad. Ayan, no? Ito pa, pati paddock stand naman. Tingnan mo, sa Laya na rin, di ba? Tapos yung mga maliliit na detalye ng tornilyo, it's sa Laya na rin. Tapos dito, grab bar, it's sa Laya din. Sana all. Ayan, no? Grabe. Yee-hee. Sana all, oh, di. Ayan. Makakas, oh. Naka all-in stop na rin siya, oh. Ayan, no? Tapos ito naman, Raider Gen 1 ulit na blue, pasok naman to as non-pro category. Grabe, nagiging common na lang ngayon yung Transformer na Brake Master. Kabila, ano? No? Stick, no? Ano pa lang yan? Pukpukan sa non-pro category ngayon. Ayan, no? Non-pro lang, pero masakit. Di ba? Stick, no? Pati suspension, no? Naka Nitron. Meow. Meow. Sana all. Tapos sa pipe, naka KOU. Ayan, no? Stick, no? Eww! Tapos ito, isa pang Raider dito na Gen 1. Shoutout mo sa builder nito kay Boss Juanito Oria ng 916. So, siya builder nito. Naka-transformer din sa Brake Master. Tapos sa clutch lever, naka-GP clutch. Ayan. Stick, no? Ayan, no? Tapos ito yung stop niya, oh. Na-stick, no? Taba ng utak, no? Ayan. Ganun pa rin, ventilated Brembo disc. Tapos, naka- mouse na caliper ng Brembo. Ayan. Stick. Nakasama natin to. Hindi ako nagkakamali. Bawan Batangas. Ayan. Tapos ito, meron pa dito ulit na Raider Gen 1 na kulay blue. Pasok pa rin to as non-pro category. Panglaban nila to ng JRP Choice Award. Naka JRP Brake Master sa taas. Then syempre sa baba, naka JRP disc at naka JRP caliper din yung bago. Naka JRP na rin siya na
Ronchak, ayan. Stig, no? Tapos naka JRP na T-Pose. Then, naka DS4. Full titanium, ito yung bago, yung matte finish. Ayan, no? Ayan, no? Siyempre, naka alloy chassis na rin. Sana all Lodi. Ayan. Siyempre, suspension, naka JRP din. Ayan. So, shoutout sa owner nito, kung sino ka man. Ang angas ng Raider mo, boss. Naka alloy chassis. Naka all-in stub na rin. Ayan. Tapos, linis, no? Sige, no? Woo! Papasana all ka na lang talaga. Yee! Doon naman tayo ngayon sa ano, sa ending unit ng Team Hampas Lupa. Kung familiar kayo dito, ito yung PDK R1 ni Osmali ni RBC Garage. Ayan. Ayan yung kanyang PDK R1. Tapos wala namang binago. Kung ano yan ang piniture ko, binatune pa rin yan. Ito yung isa sa ano talaga, sa mga natsambahan ko na nandito. So, shoutout sa'yo, sa owner nito kay Tatang AP. Grabe, napaka-solid naman itong unit mo. So, ako hindi masyadong familiar dun sa ano ah, sa laman ng unit. So nagtanong ako dun sa builder. So ito, sa brake master niya, ito daw yung tinatawag na Tam Brake 2023. So bago siya, kaya hindi ako familiar sa kanya. Then ang pagkakasabi sa akin, ito usual is nasa kaliwa. So kung paano nila na ilagay sa kanan, sila na lang nakakaalam nun. Tapos nagpalit lang sila ng lever. Kung paano nila na ilagay sa kanan, sila na lang nakakaalam nun. Huwag na nating tanungin. Ayan. Nasa kaliwa, nag-cocking siya sa clutch lever niya. Tapos, dito sa kanyang caliper, ayan, Sanol. Woo! Nakanigil na Brembo sa GP. Tapos, sa disc, ang ginamit niya, Galper Moto 3 220mm sa harapan. Kasi ito, kung mapapansin nyo, naka dual disc. Ayan. Dito sa harap, ang size na nilagay niya, 220mm. Mapapasana all ka na lang talaga pag ganitong mga unit yung makikita mo. Lalo na nagpaplano ka rin mag-build. Grabe, sobrang sakit tong pyesa. Dito tayo sa bandang likod. Ayan. Sa pipe, ayan. NLK. Stick, no? Titanium siya pagkakaalam ko, pero unburned. Kasi kaya naman nagkakakulay ng ganito. Ayan, biniburn nila yan. So ito, unburned siya. Dito lang sa may elbow dito, pinaburn nila. Stick, no? Ay, nako. Tapos si shifter, hindi ko makita yung brand na shifter eh. Pero astig yung shifter niya, ang angas. Tapos yung bolt, syempre, shoutout, JC Garage, ayan. Handlaid bolts. Yan. Yung mga gusto magpa-customize na mga CNC bolts, yan. Halos lahat lang sizes. Kahit anong motor, kaya niyang gawan ng paraan yan. Kaya niyang gawan yan. Astig. Shoutout, handlaid bolts by JC Garage. Tapos dito tayo sa likod. Ayan, suspension, all-ins. Then, sa caliper sa likod, ganun din, nakanigil din na GP. Ayan. Tapos yung disc na ginamit sa likod, ano rin siya, Galper Moto 3. Pero, 190mm to. Yung sa harap is 220, dito 190mm yung ginamit nila. So, goods na goods, astig, di ba? Tapos yung kanyang swing arm. Asan ang brand ng swing arm? Mamaya na nga, pero nakita na ako dito. Ayan o. Napaka-solid mo, Boss JC. Designed by JC Garage. May signature talaga. Ang angas mo, boss. Baka naman. Ayan. Stick, no? Ayan o. Ayan. Ayan. Andito yung tatak ng kanyang swing arm. DKT. Thailand product din yan. Ayan. Stick, no? Woo! Haha. Oh, tinan mo. Ayan, oh. CNC rin. Woo! Sana all, no? Angas nitong Sonic na to, no? Pogi-pogi, no? Ayan, no? Yeah! Stick, no? Woo! Siyempre, kulang pag wala kang agimat. Ayan, oh. Naka all-ins magnesium stub na rin. Check ko nga, parang long ba? Oo, long nga. Ayan o, long. Aba yan eh. Ayan o, yan yung long. Stick, no? Trending, swap daw sa Civic. Ayan, stick, no?
angas. Tapos yung flat seat niya, hindi ko alam kung anong brand, pero maganda. Stick. First time ko nakakita ng ganitong unit na build. Grabe. Kung tototalin mo yung price niya, iyak na naman kayo kasi baka buti na naman to ng mga 1 milyon mahigit. Ayan. Diba? Parang di ka ba naman mababaliw. May 3 milyon. Tapos meron pa 1 milyon mahigit. Sakit sa ulo, no? So paano? Dito ko na muna tatapusin yung part 3 nitong vlog na to. Meron pa tayong mga babalikan sa likod. Ayun pa. Ayan. Tapos pupunta pa tayo sa kabila doon sa mga stands saka sa mga modified. Siyempre, dadamay natin yun. Magtatampo yung mga tropa natin pag ginatin sila dinamay sa vlog. Dito ko na muna tatapusin to. Abangan nyo yung part 4 nitong content na to. Alvin Moto Vlog. Lagi nag-iwanas ang paalala. Ride safe and peace out.